Hindi nagtanggal ng helmet at walang suot na face mask ang lalaking ito nang pumasok sa convenience store sa barangay Palanan, Makati nitong Lunes ng gabi. Pero imbis na bumili, dumiretso siya sa may counter at nagdeklara ng holdup sa empleyadong si Jesse. Sabi niya po sa akin, nasan yung pera, nasan yung pera, bilisan mo. Hanggang sa nilalabas na po niya yung baril, tinututok na niya sa akin. Tapos lumayo po ako sa kanya. Sabi niya, huwag kang kikilos, dumapa ka. Hindi naman po ako makadapa. Ang ginawa ko na lang po, unti-unti po akong umupo. Tapos tinaas ko po yung kamay ko. Hindi na malaya ng kasama niyang empleyado na nasa kitchen at isa pang customer ang nangyayaring krimen. Hanggang tuluyang makaalis ang hold-upper kasama ang isa pa na nagsilbing lookout. Makalipas ang 4 na oras, huli sa ginawang dragnet operation sa barangay Bel Air ang magkaangkas ng motorsiklo na tugma umano sa deskripsyon ng mga lalaking tumakas mula sa tindahan. Ang 24 anyos na si Jose Figuero at 20 anyos na si Roman J. Bituon. Nakuha sa kanila ang 2 paltik o improvised gun na 9mm at caliber 45. Pero hindi na nabawi sa kanila ang natangay na pera mula sa biktima. Inold up ka na rin na convenience store o first time mo rin? Wala po, wala. First time mo ito? Yes po. Napadaan lang po siya, sabay nagkayayaan na po. Nangangailangan lang po, problema lang po talaga. Kailangan po ng pera. Ayon sa pulis, kasama ang 2 sa grupo ng mga hold-upper at snatcher na nasa likod ng ilang insidente sa Makati at ibang bahagi ng Metro Manila. Nagtitake advantage sila sa sa mga 24/7 convenience store kasi yun nga, sila yung very vulnerable considering yung time. Kahit may CCTV tayo, hindi natin sila ma-identify kasi nga, naka-face mask. Hirap na yung mga tao dahil nga sa sitwasyon natin ngayon. So medyo tumataas talaga yung crimes. Patong-patong na kaso ng robbery, curfew violation, driving without a license, at illegal possession of firearms ang haharapin ng 2. Sa kabila ng trauma, para kay Jesse, aral na rin ang nangyari para mas maging alerto habang naka-duty. Anjo Bagawisan, ABS-CBN News.